Rage on that beat, going crazy. Hello mga sis, what's up? Welcome back po sa aking YouTube channel. So today, isi-share ko po sa inyo yung aking bestseller po. Wow! Bestseller ko talaga siya. Marami talagang umu-order dito sa akin. Yung aking eggless photo. So isi-share ko sa inyo. Pwede nyo rin siyang gawin pang business or pwede rin pong pang family consumption lang. Pero bago po ang lahat, gusto ko lang po sanang mag-thank you dun sa mga taga-subaybay na nag-try po ng recipe na in-upload ko nung nakaraan. Thank you po, tinag niyo pa ako sa my day nyo. Yung iba nag-send pa ng message sa messenger. Thank you po, appreciate nyo at nasarapan kayo dun sa recipe. Salamat po! Yeah. At ito na po ang ating mga ingredients na kakailanganin para po sa ating eggless puto na perfect pang negosyo. At kahit hindi na po kayo mag-order sa akin, okay lang. Basta mag-subscribe lang po kayo dito sa aking YouTube channel. Two cups all-purpose flour. One cup white sugar. Two tablespoon baking powder. Four tablespoon powdered milk. Pinch of salt. Sliced cheese. Ating 2 cups water. So let's start po. Lagyan na po natin yung ating 2 cups ng all-purpose flour. Yung ating 1 cup na sugar. Yung ating 2 tablespoons na baking powder. Salt. Yung ating 4 tablespoon na powdered milk. So, napakasimple lang po itong recipe na to at napakadaling gawin. Dala ko na yung ating wire whisk. Naalala ko na yun ang tawag sa kanya. Mix lang po natin. So, mamaya ituturo ko rin po sa inyo yung tip kung paano magiging successful yung ating puto. Kasi yung iba, hindi sila umaalsa o kaya flat yung kanilang outcome ng puto. Then, ilalagay po natin yung ating water. 2 cups ng water. Ito na po yung ating magiging puto batter. Sabihin niyo po ang kanyang consistency. Tapos set aside po natin to dahil pag-grease tayo ng ating molder. So sa pag-grease po ng ating molder,
Hindi po kailangang i-grease yung side. Ito lang pong pinaka-bottom part. Kasi pag po nilagyan nyo rin siya ng grease, ang mangyayari po, sa pag-alsa ng butter natin, maka-flat po yung pinaka-ibabaw niya. So, hindi po masyado maganda tingnan. So, kung gusto niyo pong maging appearance na issue, parang dome type, may naka-umbok na konti, so yun. Kailangan po yun lang pong bottom part. So, grease lang natin siya. Kung wala po kayong butter, okay lang po yung oil, cooking oil. Huwag lang po yung used oil. Kapag nagpirtuhan na po ng hot dogs. A few moments later. Transfer lang po natin siya dito. Para mas mabilis natin siya dito. Nalagyan na po natin water. So, hindi po masyadong pupunuin kasi aalasa po siya. So, mangyayari, lalagpas siya doon sa molder. Hindi na po siya maging maayos ang kanyang pabasa. Yun na yun. Siguro mga 3/4 lang. Tapos, lalagyan na po yung ating cheese. So, optional pa rin po ito kung gusto yung siya ng may salted egg. Tapos kasi nag-try din ako na ang nilagay ko siya is yung spicy chicken. Masarap din po siya. At saka yung asado. Pork asado. Masarap din siya. So, ayan. Lagyan lang po natin yung cheese. Depende po sa cheese na gagamitin nyo kasi yung iba po gumagamit ng quick melt. So, kapag quick melt po ang gagamitin yung cheese, siguro mga 3 minutes before po maluto yung ating puto. Tsaka nyo lang po ilalagay yung inyong cheese. So, yan. Ready na po ang atin. I-steam lang po natin siya for 10 minutes. So, once na kumukulo na po yung tubig sa ating steamer, pwede na po natin ilagay yung ating puto. Isa pong tip para maging maayos po ang ating puto, kailangan po ay merong cloth yung ating cover para hindi matuluan yung ating puto mixture. A few moments later. After 10 minutes, check po natin yung ating puto. Thumbs up din. So, it means ready na ang ating puto. Rage on that beat, going crazy.
makita nyo, merong cheese na dalawa dyan. Behind the scenes kasi nilagyan ng asawa ko ng isa pa ulit cheese. Ma-cheesy. So, tikman na natin. Actually, kahit hindi ko na ito tikman. Kasi, recipe ko na talaga ito eh. Pang-bet ako ito eh. Inuulit ko po kahit wag na kayo bumili, mag-subscribe na lang. Perfect sa akin. Tikman ko na. Ito yung puto na siksik. Hindi siya yung pagkilagat mo. Parang hangin lang. Iba klaseng puto yun. Yun na yung puto cake naman yun. So kung may pagkakataon pa, pwede ko rin po siyang ituro sa inyo kung paano gawin yung puto cake. Pero ito muna tayo mag-focus. Pakasarap niya. So yun, gire-rate ko pa ba? 10 over 10 syempre. 10 over 10. So yun, eggless siya, no need to add vanilla, pero optional. Tapos, ano pa ba? Hindi rin po ako nag-add ng melted butter. So kung pang business, patok na patok po. Okay to pang business. At saka, hindi po kayo may papahiya sa lasa nito dahil masarap talaga siya. Paano masabi? So that's it mga sis! Sana po nag-enjoy po kayo sa panonood ng ating recipe for today. Kung nagkaroon po kayo ng idea at nagkaroon po kayo ng tip kung paano gumawa ng puto, paki-like po at saka paki-subscribe na rin po. And don't forget po to hit the notification bell para po ma-notify po kayo sa aming susunod na recipe. Salamat po! Sana po nag-enjoy kayo! Bye-bye!